Nagbabalik ang Wedge sa Minute, kwentuhan at balitaan. Nako, nasa linya na daw ng ating Zoom ang ating unang bisita ngayong gabi. Nako, abangan nyo ating bisita ngayon. Na alam nyo bakit siya nasa Zoom? Sapagkat siya po ay nasa Cebu. Uy, galing tayo ng Cebu last time ha. Nako, kung alam lang natin sa akin, sana napasala natin si Sir. Makakasama ho natin ngayong gabi isang fitness and gym owner na si Sir RJ Del Rio. Magandang gabi, Sir RJ! Hi po, good evening. Good evening po, sir. Ayun! Sir RJ, kayo'y Bisaya, ano? Yes, po. Bati kayo sa Bisaya po. Mayang gabi sa mga listeners natin dyan sa Cebu at saka sa Visayas, Mindanao. Ayun. At saka mga Bisaya din dyan sa Luzon. Ayun. Lako, eto, kwentuhan nyo muna kami, Sir RJ, ha? Paano ho kayo napunta sa ganitong klase ng negosyo, yung fitness and gym? Yes, before kasi, I was a fitness instructor sa isang malaking gym dito sa Cebu. When I was 19 years old, at the same time, I was schooling also. Mm-hmm. And then for 5 years, I was working as a fitness consultant. And then right after nag-graduate ako sa nursing, that's when I decided to, you know, to pursue another career. Kasi nga, maaga din ako na may anak, so I need to have more, you know, stable job. So I was working after sa call center. Ayun. Ibig sabihin mapamaraan ka, Sir RJ, tama ba? Oh, madiskarte talaga, sir. Di po ba sabi nga nila kapag gusto mo talaga may paraan, pag ayaw may dahilan. Nakwento nyo, sir, di ba maaga kayo nagkaroon ng pamilya. So syempre kailangan bilang padre di pamilya gumawa agad ng pagkakakitaan. Oh, yes, sir. Yeah. Lako, kwentuhan nyo kami, Sir RJ, ha. Paano kayo nagsimula na magkaroon ng idea pumasok sa pagkakaroon ng isang gym? Gusto ko lang magkaroon. Kayo ba talaga, sir, ano kayo? Talagang maskulado na kayo before pa? Oh, before, sir. When I competed, my last competition was on 2011. Mm-hmm. And then, unfortunately, akala ko tuloy-tuloy na yon, then I got a motorcycle accident. Uh-huh. That's when I stopped, you know, training or competitions. And then yun na din yung time na, yun nga, as I've said before, na I was working in a call center industry. But pangarap ko din talaga na mag-continue sa, mag-pursue ng magiging athlete ulit and soon to be a gym owner. Yun. Haba kasi ng dami kasi nangyari sa buhay, sir. Pero ano so, yan, sir? Ibig sabihin yan, talagang itong larangan na napasok po ninyo na ito, ano? Ibig sabihin, ito passionate kayo sa ginagawa po ninyo. Oh, yes, sir. Yes, sir. Diba? It's really one of my passion aside sa cooking din, sir. I'm also a restaurant owner ba. Sir, gusto ko itanong na binanggit niyo sa amin yan, ha. Mahilig kayong magluto, tama po ba? Oh. Opo, sir. Opo, sir. Isa din yan sa nahiligan ko din ba. So parang medyo kontra din sa fitness yung pagluluto ko, but you know, modify na lang din, control na lang din sa kain. Ganun. Sir, curious ako kasi kayo ang laki ng katawan niyo, talagang lalaking lalaki. Maskulado, pero magaling sa kusina, eh, 'di ba? Sabi nila, pag kusina, babae dapat ang magaling diyan. Oh, yun nga po, pero nahilig din talaga. Mahilig kumain, sir, eh. So kaya nahiligan na lang din magluto. No. Sir, anong specialty ninyo na pagkain, halimbawa diyan sa Cebu na talagang binabalik-balikan sa inyo yung mga restaurant? Oh, yung isa sa mga specialty natin, sir, is yung sa Filipino side talaga. Uh-huh. Yung mga
traditional yung mga kanse, sisig, yung mga kinilaw, ganun sir. Uy, sarap naman yan, sir. Parang nagluto. Sana po, sir, makabisita kayo soon, sir. Oo nga, nakuha lang niyo, sir, kayo. RJ, sayang. Galing ako ng, I went to Cebu City last February of this year. Naku, sayang, si Love Visual Corporation, di kayo pinakilala agad sa akin. Sabay ka. Saan ba ang inyong mga negosyo dyan sa Cebu, sir, RJ? Yes, currently, sir, we're actually located in Liloan, sir. Uh-huh. Liloan is where we're living also. And then the restaurant Lagoon is also located here in this compound in Papakits. Papakits is a fishing lagoon, sir. Mm-hmm. And then developed by the Mendoza family. And then we're one of the one who, leasing as well some of their properties to have the business. And then my gym also is located here in Liloan as well. And then our second gym or our second branch will be opening hopefully within next week or late third week ng July po, sir. Uy. So, yeah. Ano yan, sir? Second branch? Tama ba yung dinig ko? Second branch? Yes, sir. Second branch, sir. In Mandaue. Yeah. Uy, in Mandaue. Palakpakan naman natin si Sir Rio. Ang galing. Ibig sabihin, umuunlad ang negosyo, Sir RJ, di po ba? Thank you po, sir. Oh, sir, di kayo nahirapan. Halimbawa, yan. Ang dami niyong negosyong hawak, ano, Sir RJ. May gym kayo. You're a fitness and gym owner. You're also a restaurant owner. Hindi ba kayo nahihirapan to supervise all of your businesses and at the same time? Siyempre, kailangan. Meron ka ring time for your family. Di po ba? Oh, yes po, sir. Diyan kami nagkatugma ng wife ko, sir. Hindi ko po talaga magawa kung wala yung wife ko ba. Kasi both of us are really into this industry of, you know, food and also this wellness industry, sir. So, yun nga, the advantage is we are just, you know, living within our businesses close to our house. So, it's really not impossible for us to manage both businesses. And then, I have also good staffs as well na mapagkatiwalaan ko, sir, ba, that are helping me as well. Oh, kasi importante yung ganyan, maaasahan tsaka mapagkatiwalaan mo yung mga tauhan mo, Sir RJ, di ba? But you have mentioned, I'm interested to ask this one, you have mentioned na nagkasundo kayo ng asawa ninyo in terms of the fitness and gym. Active din po ba ang wife ninyo, Sir RJ, sa ganitong mga activities? Yes po, sir. Parang lahat ng ginagawa ko, sir, she's always there for the support ba. Siya yung backbone talaga sa business in terms of, you know, the cash flow. So I'm the one who's doing the marketing, the idea, the system, but she's the one holding the paperwork, the financial side sa mga bayarin sa mga utang, sir. Kasi siyempre, as a business owner, you need to loan para mapaikot mo yung investments mo, sir, ba? Importante kasi, sir, di ba? Kailangan marunong magpaikot ng puhunan para sa negosyo. Oo, yun po, sir. Yan po, sir. Sir RJ, ito, gusto ko itanong, ha, hindi ka ba nahihirapan sa pagpili ng mga tao? Siyempre, importante yung tiwala mo para sa mga tao, eh, di po ba? Ah, yes po, sir. But good thing, sir, I have some really trusted na mga staff, sir, that was working me since before when I was still in Siargao. So, isa na din yun sa mga malaking impact din sa business career ko, sir, na meron talagang mga taong marunong malasakit din sa nakita nating vision sa buhay, sir. Correct. Di po ba? Kasi ang yan ang problema minsan, sir, pag nagtitiwala ka sa isang tao, minsan naman, di ba, naluloko ka. Pero kayo, sir, yung mga tao po ninyo, you are sure na talagang maaasahan sila at the same time, masisipag si trabaho po nila. Yes po, sir. Pero yun nga, sir, di talaga natin din maiwasan na meron talagang mga sakit sa ulo din minsan. Pero malakas kasi ako mag-kuan, sir. Mag-filter sa mga line-up ko, sa especially sa team, sir, ba? Because since we have
different departments that we are, you know, that we are doing. So mayroong department dito sa restaurant, mayroong department sa gym, and then the gym is also growing. So yun, I really am the one who's really picking people that are surrounding my business also, sir. So it needs to be aligned. Yes. So yung vision ko as the owner, it needs to be aligned with my staff. Yun po, sir. Oh, that's correct. At saka dapat ano, magkakasundo sa trabaho, sir, di ba? Yes po, sir. Basta as long as everyone is being honest lang yun, sir, that dyan talaga tayo lalago, sir. Correct. Dapat, naku, tama yung concept nyo na gano'n, Sir RJ. Pero ako gusto ko tanong, yes, Sir RJ, kasi when you were introduced to me by Ma'am Lalaine of La Visual Corporation, sabi sa akin, Sir Wedge, ito, interviewin mo si Sir RJ kasi maraming negosyo ito sa Cebu, pero via Zoom lang, sabi niya gano'n sa akin. Very interesting ang kwento na niya. Nakwento niyo sa akin, sir, you started early venturing into different businesses because you had your family at an early age. Pero gaano ho ba kahirap yung struggle ninyo when you were still starting? Kasi sabi nga nila, di ba, we always start small. Pero paunti-unti, lumalaki ang negosyo natin. How hard it is to start from scratch? Yung kwan talaga, sir. Yung transition when I worked on a very big company. Mm-hmm. And then that's when I realized that, you know, it's really... Palagi tayong nagna-number one sa company, sir. Unfortunately, yung binabayaran natin ng mga bills, hindi ma-compensate ba? So, that's when I decided to, you know, venture in Siargao. Uh-huh. So, yun. After 5 years, no, sir, I was around 33 years old. That's when I started adventuring doon sa Siargao, sir. Yung... Tulog talaga sa floor, sir. Bago... Siargao, ha? Yes. I was living there for 6 years. Eh. And then doon talaga ako naka-establish. Eh. Oh, okay. Galing. Oh. Pero sir, ang galing. Pero bakit nag-settle na kayo sa Cebu ngayon, sir? Unfortunately, sir, na-wipe out yung business namin doon sa Baguio, sir. And we were still in the process of recovering, sir, kasi ang laking loss namin ng wife ko doon. There were 2 restaurants and then 1 hotel that got demolished sa Bagyong Odet. So, yun. But, you know, God is always our side, sir, kasi siyempre, lahat ng problema natin, sir, in-offer ko na lang sa kanya kasi kung wala si God, wala talaga ako ngayon, sir. Correct. Totoo yun, ha? Totoo yun, Sir RJ. Kasi importante talaga marunong tayong tumanaw ng utang na loob sa kung sino yung nagbibigay sa atin, di ba? Pero sir, you have mentioned, ibig sabihin, you started from scratch all over again kasi nawala yung mga naipundar ninyo from Siargao. Yes, sir. That's the reason why we are here in Liloan, sir. And the good thing, this Mendoza family, the owner of this compound, welcomed us. And then that's when we started our small coffee shop with my wife. Uy. And then, yun, hanggang sa lumaki siya, sir, within a span of a year. And then, we opened also the gym after, sir. And then, yun na, sunod-sunod na, sir. Pero, grabe yun, sir, kasi lahat ng mga staff ko, sir, after third day, good thing nung bagyo sa Siargao nangyari, wala kami ng wife ko doon at saka yung mga bata ko kasi we were out of town. And then, yun, kinuha ko lahat ng mga staff namin sa Siargao kasi wala na din silang mga bahay doon. So, all of us really started from zero talaga, sir. Hanggang sa yun, naka-recover, naka-build up sila ng bahay doon. Okay, so it's nice. Sir, ang ganda ng kwento ninyo kasi tinulungan nyo maging yung mga tao ninyo na naapektuhan ng kalamidad. Kayo rin ang tumulong sa kanila. Yes, sir. Yes, sir. Kasi hindi naman tayo maging ganito, sir, kung hindi dahil sa mga staff natin, sir, ba? Okay, so ibig sabihin, sila pa rin yung most of your employees now or your people are the same people you had sa Siargao. Is that correct, Sir RJ? Isa na lang po yung tira, sir. Oh, yung, which is yung
PA ng wife ko at saka sa akin. Mm-hmm. Tapos, yung iba, since nakatayo na yung bahay doon, sir, right after a year, doon, bumalik sila doon sa Surigao because I was also planning to go back there. Unfortunately, merong mga circumstances na hindi ako natuloy doon. So, but hopefully soon, sir, we're really considering to go back there within a year. Mm. Ako, Sir RJ, ako na natutuwa ko sa story ninyo kasi alam niyo when they see people like you, parang oy, nakakatakot, parang he's very tough, parang ang tapang, ano, kasi maskulado, malaking lalaki, pero ang lambot ng puso po ninyo, napakabuting tao, sobra. This guys lang po to, sir. Ganun. Pero alam niyo, Sir RJ, ano, you're really a family man. Is that correct, sir? Yeah, yes, sir. Yes, sir. I mean, inspiration yun lang yung buhay ko talaga, sir. I mean, kahit sino yung tanongin mo, bahay, negosyo, yun lang. Yun lang yung gawa ko talaga, sir. At importante talaga, pamilya, eh, no, sir? You have your quality time with your family, Sir RJ. Ilan na po ang anak ninyo and gaano kayo kadalas nagbabonding ng inyong family? Everyday talaga kami nagbabonding, sir. And then, yun nga, I have 5 kids. And then, yun, kaya maraming negosyo din, sir, para at least if time will come, meron tayong maiwan, sir, ba? Sir, you've mentioned you have 5 kids. Tama ba, sir? Yes po, sir. Oh, yes, sir, po, pwede sir. Pa. Pwede pa ang pang-anim. Takso na po yun, sir. Di ba, sir? Pero, sir, ako, bilib ako sa kwento ng tagumpay po ninyo, ha? Pero, po, I hope I can visit Cebu again and yes. I'll visit Liloan and I'll contact you, Sir RJ, ha? Anytime, para, anytime po, sir. Pwede ba you're very welcome. Pwede ba makakapidyaan sa coffee at... Oo, oh, wala problema, sir. Ako po yung magluluto sa inyo. Uy, nako naman, Sir RJ, salam. Nako, exciting yan. Mukhang gusto ko makapasyal dyan at makatikim ng mga specialty nila, Sir RJ. Nako, Sir RJ, before we end our conversation tonight, nako, ang ganda ng kwento pong ibinahagi ninyo sa amin, ha? Sa likod ng isang maskuladong katawan, eh, ang mabuti at malambot na puso para sa kanyang kapwa. Sir RJ, baka may gusto ho kayong imbitahan sila at follow ang inyong social media accounts. Go ahead po at baka makapasal sila sa inyo dyan sa Liloan, Cebu. Sige po, sir. Good evening. So, if ever if you have time to or you have the opportunity to visit in Cebu, don't hesitate to visit us in here in Papa Kids Fishing Lagoon. We have Lagoon Restaurant that we could offer a variety of food and hot and cold beverage, sir. And then if ever sa mga atletang gustong mag-compete, we have a gym as well, Conquer Fitness Gym. There are 2 branches soon that will be opening. So ang existing natin po is dito sa Liloan. We're just beside the highway of sa center talaga ng Liloan. And then the second branch will be open this month in Mandaue, Gaisano, Kasuntingan. So nasa mall po siya. So it's very convenient if, you know, if you're training there, we have groceries, pharmacies that you could, you know, to be convenient on your end before or after mag-training kayo. Yun! Oh. Ay, nako, Sir RJ, di ko palalagpasin ang programa na to. Hindi ka nakakabati. Siyempre, napakaganda mong asawa at mga anak at mga mahal. Opo, sir. Go ahead, Sir RJ! Okay. So, I would say, like to say hi to my wife, Macy Pineda, and then my kids, si Diggy, si Star, si Enzo, si Carlos, at saka si Racy. And to all of my staff sa Lagoon and sa Conquer Fitness Gym po. Yo! Nako, ha? Ako! Nako, Sir RJ, I hope to see you in person pagpasal ko ng Cebu. Ako, kontain ko po kayo, ha? Sige po. Sige po, sir. No makikipasal. And I hope to meet your family as well, your wife as well, Sir RJ. At nako, more success and more blessings sa inyo, Sir RJ. And more business thank to come sir. Pa po, ha? Same, sir. Sir RJ, salamat sa maikling oras ng kwentuhan. At salamat sa maikling oras ng pagbibigay inspirasyon sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Napakagandang inspirasyon po ng binigay ninyo sa amin. Isang malaking mama na may malaking puso para sa kanyang kapwa. Oh, di ba?
Ako, Sir Thank RJ, you, sir. Salamat sa oras and God bless you. Ingat po kayo lagi dyan sa Cebu, sir. God bless po, sir. Thank you, sir. Yo. Nakapanayan po natin si Sir RJ Del Rio na isang fitness and gym owner. Nakabase po siya dyan sa Liloan, Cebu. Sabi ko sa'yo eh. Ang galing ng kwento naman ni Sir RJ Del Rio. Punong-puno ng kwento ng tagumpay. Naku, salamat din sa La Visual Corporation ha sa pagbabahagi niya sa atin ng kanyang kwento. Oy, magandang gabi muna.